At ngayon nga po, at wala akong pasok ngayong araw na to. Today is Friday, pero lahat po sila ay may pasok because is winter break namin sa school. So, naisipan kong maglinis ng fridge namin at yan. Tinignan ko ang aking mga fridge at tinignan ko kung anong laman. Ayan nga pala yung pakwa na binili ko pa kahapon na hindi ko pa na-slice. So, mamaya islisin ko bago kami kumain. Pagdating ng mga anak ko ay islisin ko at ihanda ko sa aming pagkainan. At meron pa rin po kaming cheese na binili ng anak ko na hindi naman inayos, hindi naman nilagay sa dapat ipalagyan. So ngayon, ang gagawin ni Mamo is lilinisin niya ang fridge namin at iaayos sa dapat paglagyan. Ang cheese ay ilalagay sa mga spread, yan, sa mga palaman. Ihilera ko sa mga palaman, meron kaming cheese, meron kaming mayonnaise, meron garlic mayonnaise, at meron pong coco jam, at meron pa rin star margarine. Ayan, ihihila-hilera ko po siya. At yung mga condiments, pagsasama-samahin ko. At ayan, yung mga nakalagay sa fridge, ay isa-isahin ko para ilagay sa tamang paglagyan. Katulad ng choco milk. Ilalagay ko po sa tamang lalagyan ng choco milk. At ayan, ihihilera ko siya. Ayan, ilalagay ko po ang choco milk there. And then, aayusin po natin isa-isa. Lahat-lahat po yan. Ang Eden, ilalagay po natin sa mga spread. Ayan. Tingnan nyo naman po ang aking gagawin. Aayusin natin ng maayos na maayos. Para pag, ayan mga, yung condiments, ibababa natin sa ibaba. Ayusin natin. Yan, sama-sama siya. Ketchup, sweet and sour, nor tak-tak, at saka po yung mga chocolate, aayusin natin. Ewan ko po baka, noong isang araw, pilito ko nagpapagawa sa anak ko ng coffee jelly. Sabi ko, I like coffee jelly. Gawan niyo ako ng coffee jelly. Kaya kahapon, isang araw gumawa sila ng coffee jelly. So kahapon, medyo ubos na yung isang tub namin. Ayan. So isang tub na lang ang naiiwan. Pero kailangan ubusin yan kasi hanggang 3 days lang ata o 4 days lang ang mga ganyang mga salad yan. Ayan ang aming coffee jelly. Gustong-gusto ko, nilagyan ko pa yan ng cheese. Kaya meron kaming Eden. Nilagyan ko yung kalahating cheese dyan. So, kailangan maubos na yan within 3 days or 4 days or at least 5 days. Ubusin na yan. At bumili kami ng isang tray na brown egg. Sabi ko, huwag muna yung white egg, brown egg muna para masustansya. So, meron naman, nakabili kami ng brown egg kasi mahal ang brown egg kaysa sa white egg. Ayan, meron pang chocolates na nakatago sa loob at meron pa kaming sa freezer namin. Meron kaming chicken nugget, I think, at chicken. At meron din kaming ice cube. So, ayun na po, naayos ko na. At ngayon po ay maglilinis na. Although ako ang walang trabaho, so ako muna ang maid today. Pagkatapos maglinis ng fridge, ito maglilinis naman ko ng room namin. Ayan, iniisa-isa ko lahat ang aming room. Kailangan magwalis sa ilalim at ang daming buhok. Puro basa kasi, puro kami babae sa kwarto. Kaya ayan, ang daming buhok. Yeah, so, tinatanggal ko po lahat ng buhok ng aming room. Yeah, at mamaya po, tingnan nyo. Napakaraming buhok. Ang dami kong buhok na nakita sa loob. Ayan, tingnan nyo naman. Yan, linis lang. Linis na, Mama Donna. Kailangan mo maglinis. At pagdating ng iyong mga anak, is malinis ang ating bahay. Kung wala akong pasok today, kaya ako ang maid ngayon. Maid for today. Ayan, ako ang taong bahay. Ayan, so linis. At pagkatapos ko mamaya maglinis, pakikita ko naman sa inyo. Nagpapagawa kasi ang anak ko ng nagpapalupo siya ng bagoong alamang. So bagoong alamang. Sabi niya sa akin kagabi, Mama, bumili ako ng bagoong alamang. So iluto mo mamaya. So after ko maglinis at magayos sa loob ng kwarto, lalabas ako mamaya, maglalaba at magluluto naman. Ayan, tingnan nyo naman ang aking ginawa. Linis. At nakikita nyo yung kaldero na nandun dun sa loob. Ipinasok po namin kasi yung ulam namin kahapon. Ang ulam namin kahapon is sotang hon with patola. Madali pong masira yun. Kasi ang kitchen namin ay nasa labas, mainit na po sa labas. Kung sa loob ng bahay is malamig dahil may aircon, so dito namin ilagay para hindi masira at hindi mag-aksaya ng food. Ayan ang mahirap no? Huwag mag-aksaya ng food kasi is maraming nagugutom, maraming walang food. Kaya kailangan bawat sentimo at bawat pieces or slice ng food is kailangan natin ayusin.
kung saan dapat nilagay. So, yan. Naglililinis na si Mamu. Okay. Linis-linis lang. Pag may time. Linis po, Mamu. Ayan. Linis-linis lang. Sige po. Ayan. Naglilinis lang si Mamu. Yes. Walis-walis. Walis-walis. Time check. Yes. 10:20. Dubai time. Yan po. Actually, kami lang po ang tao sa bahay namin. Kami lang ang tao. Apat lang po kami. Ang anak ko, ang dalawang pamangking ko. Kami lang po dito. Puro kami babae. Yan. Kaya lahat sila may pasok. Ako wala. Sa Monday, may pasok na ako. Sa Monday, may pasok na si Mamu. Yan, linis. Si pag ni Mamu, no? Ngayon lang yan. Kasi walang pasok. Yan. Daming buhok. Yan. At ngayon, i-reflex ko naman ngayon ang aming alaga. Ang aming tatlong fishes. Ang aming tatlong fish. Si Koy. Si Kuya Koy. Si Kuya Goldfish. At si Ate Koy. Ang tataba po nila ang aming food. Namili po kami kahapon ng Coffee Mate at Coffee Nescafe. Para po for 1 month yan. Yan, tingnan naman nyo ang aming mga condiments. Tingnan nyo. Yan. Nakakaubos po kami ng 2 bottles na coffee at saka 2 Coffee Mate, 2 pack sa 1 buwan. Kasi nga po yung 4 kami, okay naman. Yes. Yan. Diba po, malinis na, maayos na. Tingnan nyo naman, ang aming bigas, okay lang, meron pang kalahati. Baka siguro makabili na kami mamaya or tomorrow kasi walang pasok. Kasi kung bumili kami, 2 ng 2. Ayan ang aming mga food stock. Meron kaming yakisoba in case of emergency. May yakisoba, may hopia tipas ng Pilipinas. Tipas hopia bakery. Meron kaming sunflower crackers. At meron kaming CDO. Meron kaming meatloaf ng Dubai. Chinese meatloaf ata yan. Hindi ko alam. And look. Yan. Meron kaming, what is that? Meow meow? I don't know. Anak ko ang bumili. Ayan. Tignan nyo naman po ang binili niya. Clover chips. Mahilig po siya sa clover chips. And, ayan. Tignan nyo naman. Nagkakagulo sila. At ako ang bumili nito. Buttercream. Yan. Sunflower. Masarap. Masarap sa kape. Yan. And more of the list, meron akong seaweeds. Ginagamit po namin yung pag gumagawa kami ng sushi. Yan. Yan po ang aming seaweeds. Yan. Hindi po kami takot na butang. Ano po? Tignan nyo naman po. Hindi takot na butang yung mga anak po. Kaya lagi may stocks. Actually, pag sumasawad kami, bumibili na talaga kami niyan. At ito naman ang aming tigabantay, si Baby Girl. Kung yun naman po si Baby Girl, hindi na makita. Isang takpo na siya ng flower. Si Baby Girl ko, yan. Tigala pa po sa akin ang friend ko niyan sa Sinya noong unang panahon. Ginip ko lang siya. Kada ako lilipat, nadala ko si Baby Girl. At yan po, ang aking mga food for Flex for today's video. At maraming salamat po sa lahat. Bye-bye!